nakapag-upload. Sorry guys. Nandito naman si Inda, Kubring Inday. May ano ako guys, may guest ako ngayon. May guest ako ngayon. Mga kasama ko sila galing sa China. Dito kami sa Pasay. Naka-quarantine. Nakailang days na kami dito. Quarantine. Hintay kami ng swab test namin. Eh, welcome ko si Arcely. Dali ka na dito. Tang-tang-tang-tang. Hello! Si Arcely. And si Chacha. Come here. Hello! Good evening, everyone. Sila ang mga survivor. Kami ang mga survivor ng China. Maganda ang China, maganda kayo. Yung anong natutunan namin sa loob, karate at saka bang. Oh, gagawin. Makakita bantay kayo ng mga chinkwa dito. Makakita ko ng chinkwa. Sumbong ko kayo sa consulate namin. Maghanda kayo sa amin. Magaling na akong magkarate. Dito kayo, upo kayo dito. Maro chika tayo. May chika kami, guys. About ano ang nangyari namin sa loob. Sa loob ng detention! Oh, kami guys, kami ang hindi pinalad ng China. Kami hindi kami pinalad masano na sa China. Kasi pinapawi kami, chawla. Pinalayas na kami ng China. Sabi, hindi na daw niya kami kailangan. Kaya nandito na kami sa Pinas. Kasi kailangan. Sabi, yoma? Kaya wala na kami. Nasanay na kami sa wala. Walang bra. Sa loob. Talagang hindi kami. Nagbabra. Hanggang dito. Walang bra. Dito. Ana, no bra challenge pala to. No bra challenge. Umuwi kami nakasakubag. Sa luoy kay bay. Luoy kay bay guys. Ay, sila rady ay luoy. Inguli sila, umuwi sila bit-bit yung sakubag. ako ang swerte sa kanila, sa lahat. Dalawang lagis bit-bit ko. Ay, salamat sa nugnog. Salamat, my love. Salamat. Ay, thankful first ako time kong sumakay sa aeroplano na dala-dala ko ay sakubag. Saan yung sakubag mo, babe? Pakita mo, saan yun? Pakita mo yung sakubag. Alam niyo guys, ito guys, talaga yung hindi kami nagbibiro guys, ito yung dala-dala namin. Yakit namin. Nag-iisa kami sa kubang. Sa airport in China hanggang dito sa ano, sa quarantine namin guys. Yan talagang naranasan namin ito guys. Kaya kami lang nakaranas dito guys. Kaya kung gusto yung maranasan guys, you do it. Gusto niyo pa babalik ng China? Ayoko nang bumalik ng China kasi gusto ko na dito sa Pilipinas. Yeah, maganda talagang buhay dito sa atin, guys. Napakaganda. Kaso lang yung virus talaga kahit saan hindi pa umalis. Nasa buong mundo pa talaga ang virus. Kaya ingat tayo, guys. Ingat. Ingatan natin ang ating katawan. Wala kong bra. Sanay na kami sa loob, walang bra. Walang bra, tapos maliligo kayo lahat-lahat. Yeah. Naku ba? Tapos yeah. May CCTV guys. Ay, talagang back-to-back ang CCTV guys. Tapos talagang yung maliligo. No choice guys. Hindi ko no makalimutan choice. Ang mga Chinese. Ang haba na. Mamaw. At saka mataas ang mani. hindi ko talaga yun malimutan yung sabi ni Ate Arcely. Kasi si Ate Arcely kasi mulat pagdating namin sa detention house, siya ang kasama ko. Hindi kami talaga naghiwalay hanggang never. Kami sa 2 months na yun na pagkulong sa atin, pagdetain sa atin, hindi kami naghiwalay ni Ate Arcely. Kaya alam ni Ate Arcely ano the way ako
magsalita sa loob dawi ako mag kung magbiro man dawi ako mangaway dawi siya magutom dawi ako magutom dawi siya magtae yung ano CR kasi doon guys ganito open. CR open siya tapos kapag pagtatae ka sa ano tatae ka sa inodoro plok plok yung taan medyo plok bubuhasan mo ng tubig guys kasi oh, parang hindi kasama mo na ako guys pag ako ang magprot pinapatulog ko sila. Pag tatae siya ang ano matindi kasi tumatae siya ng madaling araw tulog kami lahat yun hindi lalabas niya kasi, yung ayaw niya tatae na magaling na akong magkarate guys oh, magpaturo lang kayo sa akin yeah, guys cha yun na ako natuto guys sa loob kasi pag uwi namin humanda yung asawa namin humanda yung asawa kasi alam niyo karate na bay kakabar ko guys kasi dito nahihiya ako dito guys pero sa loob guys walang hiyaan talaga pero dito guys kasi di ba oo alam mo na ito yung souvenir namin guys sa ito lang binabaon sa Guangzhou China yeah sa Guangzhou China sila yan tumaw ang kaibigan mo o asawa mo. Asawa mo ba talaga yan? Siguraduhin mo yan. Siguraduhin mo yan kung asawa mo yan. Hindi, sorry. Friend ko. Oy, friend daw ah. Friend, oy, kuya. Okay, open mo yan. Oh, ayan mo siya. Friend daw yung tumawag. Friend lang, friend. Babae yun, babae. Ay, Diyos ko. Tapos, ganun pa guys. Yung maliligo kami guys, kuputubad. Hindi, guys. Wala na kami hiya sa loob. Kasi, yun naman talaga eh. Yun talaga ang sitwasyon namin. By room, anim kami sa isang room. Tapos, ano, pagkain guys, palaging lugaw sa umaga, pero nabubuhay. Akala ni Dudong Frank na uuwi ako na yung payat. Nagkakamali siya guys. Yung hinanda niya damit ko. Eh, nag-vlog kami. Yung damit na hinanda niya sa akin guys, hindi ko halos makasya. Sobrang taba ko, Diyos ko. Ang taba ko talaga. Ang taba ko talaga guys, Diyos ko. Hindi ko expect na, akala ko talaga na payat din kami umuwi. Pero pag-suit na namin ng damit namin, halos hindi kasya. Kami pala lahat tumaba. Tumaba kami sa lugaw, sa kamanto. Tumaba kami doon sa lugaw. Isang manto guys, isang itlog guys, everyday ganyan. Everyday. Nakakapagod kaya kumain ng itlog pero wala kaming magawa. No yun choice lang ang, guys, talagang yun kainin. Yun ang kakainin. At least may prune kaming food. And then, sa tanghali guys, sa tanghali, maliit na kani ganito lang kalaki. Tapos gulay na may tubig. Gulay na may tubig. Yun, survive din kami. Yun lang ang pinaka worst na paggabi na kasi hindi ko na kayo dunukin yung balls guys. Sa akin lagi nakatambak yung balls niya. Oh, siya ang swerte kasi yung balls ko na doon sa kanya natapo. Pero maganda talaga sa China guys, maganda talaga siya doon sa kung, China. Kung ano guys? Kung sa labas ka guys, pag yung ano, freedom naman siya pag wala talagang dati kasi hindi masyadong mahigpit. Pero ngayon, super higpit na sila ngayon. Super, super, super higpit sila ngayon. Gawa na, dahil sa virus. Kung hindi pa na dahil sa virus, siguro nandun pa kami kasi hindi naman sila, maluwang naman talaga sila sa ano. Kasi sa ako, 6 years ako, tapos siya, more than 1 year, di ba? Mag 2 years. Tapos almost 2 years silang dalawa. Ako hindi ko pa na-enjoy. Kulang pa. Kasi yung kasama ko, may kasama akong, kasi siyam kami guys that time, hindi naman namin ginusto yun, pero siguro yun ang paraan ni God, kaya tinanggap namin. Kasi alam, kung saan kami nahuli guys, sa simbahan kami nahuli. At least. Sa simbahan kami, hindi kami naggala yung time na yun. Sa simbahan talaga kami. Yung gawa mo na praise, nag-worship kami. Praise the Lord, tapos biglang pumasok yung parang. Wala kami magawa guys, nandun eh.
Na corner na. Corner na kami. Hindi. Gustuhin man namin mag-hike. Tsaka, swerte rin kami, guys, kasi pinasok kami sa detention house kung sa detention center ay mas malala dun, guys, kasi daw tinatanggal po yung damit pag mag-check sila. Pero sa amin, guys, hindi. Hindi. Kasi yung sa detention center, guys, ang ano, yung may, every Wednesday kasi, every Wednesday may checking. Nag-check talaga yung mga police. Mga police, yung whole body talaga na mag-check. And then, doon sa detention center, napaka mahirap doon. So difficult there because the police, Tagalogin ko na lang pala, ayoko nang mag-English. Kasi hindi ko naman masyadong marunong. Hindi ka na doon sa ano, wala ka na. Wala na ako sa China, sa Pilipinas na ako. Yung pati yung puki mo, guys, isi-check doon sa detention center. But, in the detention house, no. Kung ano lang siya, para yung anong tawag yung long na ano, pang chicken. Yung ini-scan ka lang. I-scan ka lang niya na ano, may nilagay ka pa sa katawan. Kasi patakaran nila yun. Okay din naman. Okay lang naman sana kung ma-detain ka, guys. Kung may dut-dut, pang dut-dut ka, guys, yun ang problema, guys. Kasi wala. Kung wala kang pang dut-dut, doon pumasok si stress. May stress ka. Sa kaisip ng pamilya mo. Yeah. Na-stress ka sa kaisip ng jowa mo, lalo na ako. hindi lang anak ang iniisip ko, pati jowa ko, guys. Kasi pati siya, grabe, hindi siya natutulog. Sa kakaisip sa akin kung paano niya ako ilabas sa detention house na yun. Tsaka guys, masaya kasi sabay-sabay kami bumuwi. Sabay-sabay kami. 2 months lang kami, guys, sa loob. Sa loob. At least, thanks God pa rin kami sa 2 months na yun. Sa mga nag-help sa amin. Napauwi kami ni God ng maayos. Nag-arrive kami ng Pilipinas ng maayos. Maganda ang flight namin. Tapos, nagpapasalamat kami sa mga taong tumulong sa amin. Kasi kung hindi dahil sa inyo, siguro, hindi pa kami nakauwi. At least, nandyan kayo, patuloy tumulong sa amin. Hindi man namin kayo kilala, hindi man namin alam kung sino kayo tumulong sa amin. At least galing sa puso namin, galing sa puso namin ang papasalamat sa inyong lahat. Yun guys, basta tiwala lang sa itaas. Kahit kasi ako dati, guys, sa sobrang na-stress na talaga, sabi ko na kay Ate Arcely, parang walang Panginoon. Sorry for to the God kasi hindi mo maiwasan. Mali ko yung pag-iisip na yun. Pero after that na-recover ko na sa isip ko na nagpasalamat din ako na nandyan si God sa akin. Hindi kami pinabayaan lahat. Sabay kami umuwi, safe flight namin. Enjoy din kami, kasi parang hindi kami na-detain kasi yung mukha namin gumanda lalo. Kami yung nahuli na ano, guys, na ang saya-saya namin. Kahit nandun kami sa interrogation namin, masaya pa rin kami. Yung pag-interrogate namin, guys, hindi namin na-feel na nahuli kami kung bakit. Puro kami tawa, parang wala kami problema at that time. Doon na kami tawa pa rin. Nakaposas na kami, guys. Tawa pa rin kami, guys. Natawanan kami ng mga guangchang. Sabi ng mga pulis namin, anong ba itong mga Pilipina to? Parang hindi dinakip, parang tawa pa rin kami. Nakaposas na kami, guys. Tawa pa rin kami. Nakasuot kami ng expensive jewelry! Never, you cannot buy that kind of jewelry. Yes. Very, yes. very we expensive. Are VIP, you know? Oh, yes, very expensive. But we need to leave it in China. Yeah, very expensive. Diba, VIP tayo, may umuwi kami, guys, with bodyguard. Bodyguard. Pati yung mga guard namin doon, taking pictures. Yeah. Bodyguard namin, sabi ng bodyguard, okay, come here, take picture. See, yun pa mga bodyguard na gusto magpicturean sa amin. Masayin mo kayong picture natin, ah. Ay, hindi, si Frank ang friend yun. Ay, sabihin, may... Ay, hindi na yun kukontak si Nugnug ko.
ayaw na yun. Hayaan mo na yung picture na yun. Kasi ako, tinawanan ako kasi ang laki doon, chan ko doon. Para daw akong buntis. Kaya sinabi pala yung yun lang guys, upo ka lang ng ano, sa sa maliit na, sa stool po. Na, maliit na upuan, na plastic. Sa isapit lang. Oo. And tapos, sa umaga, gigising ka ng 7 o'clock. And then, hintayin mo yung ano, breakfast 8. Tapos 8. Upo ulit. Upo ulit. Tapos 10:30, lalabas ka kote doon sa paliguan, parang mag-exercise kayo doon. Pero kami, tamad kami mag-exercise. Siyempre, iniisip namin, pamilya namin, anak namin. Tanggal kilay. Doon, tanggal-tanggal na. Okay lang, tanggal-tanggal ng kilay. At yan, tingnan namin kilay namin. Ang ganda pa rin. Alam mo, ginagawa namin guys, yung pagtanggal namin ng dito namin, yung plastiko, rubber band. Oh, yes. Ginagawa namin ang paraan para hindi naman hahaba yung ganyan. Box sa kilikili. Dito din sa mga sa bulbul. Talaga, talagang gawin mo talaga, guys. Ay. Ang katina, guys, lalo na kayo, kami, sanay kami sa shaver. Kamay, sabay ka, sanay kami sa shaver. Ang ginagawa namin, pinupulot namin. Walang takot sa CCTV. Yung CCTV, guys. Ignore mo na lang back yung CCTV, guys. Front at saka dito sa likod mayroon. Wala ko, lalo na ako, wala akong pakialam sa CCTV. Sabi ko sa sarili ko, bahala ka CCTV ka dyan. Basta ako, nangangatin ako dito. Gusto ko na remove. Remove ko na to. Hindi ko nakay. Makita lang nila, guys, na nakakover yung mukha mo. Na bawal. Bawal yan. Tapos, dapat yung kumot hanggang lang dito. Yung hawakan mo lang yung buhok ng kasama mo. Bawal. Intercom ulit. Yeah, intercom. Ang ingay na intercom. And then, yung oras ng tanghalian namin, 11:30. Pagkatapos ng 11:30, pag alas 12, tulog kami ng tanghali hanggang alas 2. Alas 2, gising kami, tahintay kami ng 2:30, busy. No, 3:30. Ay, two, ay, three, checking, checking, everyday checking. Mm-hmm. Kinukumusta kami ng mga police doon, kung okay ba kami sa loob. And then, after that, after 3:30, lalabas naman kami ulit doon sa labas, half hour, exercise doon, sa doon paliguan. Sigawan, kasi yun lang naman paraan, kasi anim-anim lang kami sa isang room. Marami kasing room, ano ba, nag-aarkila kami ng room noon. Arkilang walang binabayad bayad. Tapos, 4:30, liguan. Doon na liguan, hubad lahat. Pero alam nyo, ugali ng Pilipino, hanggang panty lang, ang panty iniiwan talaga, diba, ganun tayo. Damit lang at saka ano. Kasi may respeto din naman tayo sa sarili na kahit pugi natin, tinatakpan kahit papano. Diba? Ayun, tapos after that, tapos na pagkaligo, alas 5, hapunan, and then pagkatapos ng hapunan, manood ng TV, hanggang gabi yan, hanggang alas 10. Hanggang alas 10 ang aming pag-upo, manunod ng karate, gera, karate. Basta ganun guys, sabi ko nga sa sarili ko, buti na lang love story to kasi hindi sakit sa matatingnan, pero puro lang bang at saka yung karate. Ay, nakakainis tingnan kasi yun lagi ang mapanood mo, karate. Diyos ko. Sampol mo nga siya. Sampulan mo, paano mag-karate at saka mag-gera? Ano? Ganito yung karate, guys. Ganda. Wait! Yes! Ginaka-crazy na, no? Pero, at least, guys, nakauwi ka ng safe. Tapos, kasi ang iba, kami, guys, swerte pa rin kami kahit umabot kami ng 2 months sa loob. Swerte pa rin kami kasi yung iba umabot ng 6 months, 9 months, one year. Yun, napakahirap na yun. Lalo na walang yung sa ibang bansa, guys, mga African, Indonesian, Vietnam, Myanmar, matagal months na sila doon sa loob, gawangang yung ano, hindi sila masikaso. Napakahirap kung walang mag-asikaso sa kaso mo.
Kami guys, hindi naman masama ang ginawa namin doon. Pumasok lang kami ng China for support sa pamilya. Yun ang ginawa namin. Ang kaso namin guys is OS lang. What is OS? Overstay. Overstay in China. Kasi ang overstay, kahit saan kang abroad, na overstay ka, ganun talaga ang mangyari sa'yo. Na ano. Pero okay lang, at least okay na kami. Happy na kami, nandito na kami sa hotel, naka-quarantine. 4 days na kami, pang-apat na araw na namin quarantine ngayon. May 6 days pa na hintayin namin bago ka. Swab test tayo sa 29. 29 ang swab test namin. Ma-out tayo sa yeah. July 2. Oh, yeah, yun. Basta yun ang ano namin guys sa... hindi namin patagalin to guys. Sana panoorin niyo tong videong ito. May aral kayo makukuha ng dahil sa mau-mau na 'yan. Oh guys, may makuha kayo ng ano anong makukuha niyo? Lalo na guys sa mga naiwan namin doon. Kasi marami pa na marami namin. Pa talaga doon guys. Mag-ingat-ingat lang po kayo diyan. Oh, yung mga Pilipina diyan sa China guys. Iwas-iwas sa party. Iwas-iwas kayo sa magsama ng mga kaibigan niyo. Better na maglakad kayo na kayo lang mag-isa. Kasi sobrang higpit na ngayon sa China. Kasi ang China hindi nagbibigay ng visa. Oo. Kung bakit guys, bakit OIS kami guys? Ang China walang household doon. Walang DH doon. Walang DH. Walang DH sa China. Strict sila sa DH. Kung may visa kami, ang visa namin iba. Katulad ko, business visa pinasok ko doon. Malaki pa pera na bawas ko. Pag uwi ko, wala akong pera. Pero ganun talaga. Ganyan ang buhay. Yung iba naman, pumasok tourist. Ang tourist lang, ilang buwan lang ibibigay. Pagpaubos ka, kung hindi ka uwi kasi hindi ka pa nakahanap. Mahirap naman kasi trabaho naman ang hinahanap mo eh, di ba? Hindi kasi legal ang... Ang may legal doon na work is mag-teacher ka sa office. Oh. Pero kung sa bahay ka magtrabaho, wala. Wala talaga. Kasi ang bahay, pinapriority ng government doon sa China is mga Chinese lang ang magtrabaho sa bahay. Pero yung mga amo naman na Chinese kasi, gusto nila Pilipino. Ibang lahi. Foreigner ang gusto na kung bakit. Lalo na sa Pilipino na kahit may bata ka pa, nagkuskusan ka pa, naglilinis ka pa. Yan ang nagustuhan ng Chinese sa Pilipino. Kasi kahit ang alaga mo, bit mo, tapos naglilinis ka, nagluluto ka ng doon yung alaga mo. Kaya mo lahat. Pero yung Chinese guys, kaya ayaw ng sarili niyang lahi nila kukuha, gawa. Yung Chinese, pag bata ka lang. Kung tagalinis ka lang. Kung tagaluto ka lang. Ganun ang sa Chinese. Pero kasi, yung mga amo naghanap ng para hindi sila malakihan ng bayad. Kasi syempre, kung may anak ka, kukuha ka ng ay iba. Tapos iba yung naglinis, iba yung magluto. Ganun. Maging tatlo na ang sulduhan mo, na magkano ang sahod kahit hindi naman sila... Pero mas mataas pa rin sila ka ng mabayaran. Kaysa kung kukuha lang sa Pinay, nandoon na lahat. Tagabantay ng anak, tagalinis, tagaluto. Yun. Makasave pa sila konti. Yun ang hinahabol ng mga chikwa na mayaman doon. Kasi sa kanila, ganun sila sa pera. Ganun sila. Ang China kasi, medyo laki-laki ang sahod. Okay naman kasi. Kaya maraming OIS doon. Pero sa totoo lang guys, sa 6 years ko, wala akong pera umuwi. Pero at least healthy ako. Makita ko na anak ko, makita ko na mama ko, makita ko na pamilya ko. Yun lang. Basta buhay lang ko. Buhi ko guys, buhi ko hinguli sa Pilipinas. Kaysa sa uban na hinguli kabaong na. Muna'y pinakahirap. Wala may pinatay doon pero magkasakit ka.
layo ka sa imong pamilya, malayo ka sa pamilya, walang mag-aalaga sa iyo. Pero okay lang, at least safe ako umuwi dito sa Pilipinas. Uwi kami dito ng safe kaming lahat. Well, lalo na sa eroplano na kami guys, sa loob ng eroplano. Ano, sinabihan na kami ng pasayro na huwag daw kami masyado mag-ingay kasi ewan baka ang lakas pa rin ng busis namin, parang nasanay kami. Excited. Excited kami na bumaba sa eroplano. Yung bumaba, naglalakad kami, nagsisigawan pa rin kami. Parang nasanay na sa loob na. Wala nang pakialam, wala talagang pakialam guys. Kahit sa kubag lang. Kahit sa kubag lang yung bit-bit. Nila lang ha, sila lang. Wala ako, hindi ako kasali dun, sila lang. So, sila lang. So guys, ayaw ko nang magdamit ng blue kasi oh. 2 months akong nakadamit ng blue color. Kaya iwasan ko muna magdamit ng blue. Biro mo, blue lahat. Blue ang chinelas mo, blue pa ang towel mo. Ayaw! Oh, blue towel, blue slipper. Blue pa ang upuan doon. Eh. Yeah. Lahat. Pati yeah. pati blanket blue, guys, blue. Hindi nyo napansin guys? Blue. Ang hindi lang blue sa atin, yung panty. Pati yun. Bili nyo guys, dito ko natutunan, pag nagkakarekla ka, talagang tissue. Hindi ka bibigyan talaga ng napkin. Yung tissue guys. Oh, tissue. Yung tissue na lagyan mo ng makapa. No choice kaka, guys. No choice guys. Alam nyo ginagawa kasi, ko guys, yung ginagawa namin, may plastic, yung plastic na yun. Oh, ganun din sa ate. Sa panty, tapos tissue guys. Oh. Hirap pero... Hirap. Survive. Survive. Minsan lang ka survive. Pag hinihila mo, may malalaglag na pisil. Yung panty pa guys, ay malalaki yung panty, Diyos ko. Panty ng mga XL na yun. Oh, eh. Ang lalaki ng mga panty. At ang sabon namin guys, yung sulfur. No choice. No choice. Namin. Tsaka guys, naranasan namin yung lugaw, binamas namin sa mukha namin, dito, tapos ginaganawa namin shampoo, kasi wala eh. Toothpaste! And sa akin naman, toothpaste. Ah, toothpaste sa mukha. Sa mukha talaga, kaya ito mukha ko, inubos ko talaga yung ano, kaya gumaling, kasi pagpasok ko lang, 2 days pa lang tayo dun sa loob. Yung rashes ko, yung allergic ko lumabas talaga, grabe ang kati talaga, alam niya tiyan, kita yan talaga ni Ate Arcelino kung ano ako kaitim doon ako sa loob ng dahil sa allergic ko pati hanggang sa liig ko. Pero sabi niya, gamutin ko daw sa toothpaste, siya din na naturo sa akin, toothpaste ko guys. Guys, meron namang nurse doon, nagbibigay ng mga gamot, pero... hindi ko namin alam kung doktor ba talaga yung totoo guys, kung bakit, hindi marunong magbigay ng gamot. Oh, yung may ano ka, may katikang ibibigay yung anong binigay niya kay Fatima? Komin. Yeah. Hindi komin. Ano nga yung parang pag ma-ano ka tapos yung parang dugo ang kulay. Ano ba yung dugo? Betadine. Oh, binigyan ka na. Hindi. Betadine, guys. Betadine. Binigyan ka na Betadine? Oo. Betadine, yung isang Indonesia, guys. May kati siya. Gusto niya lagyan ng comment yung cream. Ang hiningi niya cream. Ang bibigay gay kay ang binigay yung ang binigay yung ano, bitanday ng binigay. Ano ba to? Sabi ko nga, sabi namin, hindi to doktor siguro. Bakit ganito? Ano ba klaseng doktor to? Itchy, yung makati, yung ano, ang ilalagay, bitiday na ibigay. At hindi ko makalimutan yung sinabihan ako ng doktor na inumin ko yung gamot. Sabi niya, nagsinyas na gano'n. Anong kinuha ko? Mas! Sabi ng doktor, inumin mo ng gamot. Eh, siyempre, gano'n, di ba? Hindi pala, ibig ng doktor pala, tanggalin mong mas, inumin mo ang tambal. Gago talaga yung doktor na parang, hindi namin alam kung doktor ba talaga yun, nakagraduate. Hindi makaintindi ng English. Hindi makaintindi ng English, guys. Timbutong. Hindi sila, marunong mag-English. Hindi. Pero natuto, kasi tinuruan. Oo. Natuto sila, siguro yung ginagamit na ng ano translation. Ano nga sabi nila? How many years you stay in China? Sabi ng Madagascar doon, sabi ng Parak, na babae, yung stricta, guys, sabi niya, in Chinese guys, how many years you stay in China? Then siya almost 2 years. Ako 6 years.
Tapos yung iba, ilang buwan na yun sila, basta sabi niya, see, you stay in China is long, it's very long, but you cannot speak Chinese. Then the one Madagascar can speak Chinese very well. She said, how you stay in the detention house is long time, but you cannot speak English. You know this, they bring a lot of foreigner. You see, guys, how the Chinese people stupid. Yes, it's very, yeah, stupid. Very stupid. Why they force the Filipino, the foreigner to speak their language? That they are cannot speak English, China, right? English is for but everybody. But some Chinese know how to speak English. But little, tien, lah, tienti. Like that only. Buti pa sa iyo, alam natin. Sometimes, kung nag-ano sila sa amin, sinasabi lang namin na, tibudo. Hindi kami marunong mag-Chinese. Kung Chinese no cares about English, but foreigners no cares about Chinese, we are the same. You are human, we are not animal. Yes. That I tell to Guangzhou. Okay, you close na. We're not happy. We're not happy. Again. I'm happy now. Already, I'm here in Philippines already. Yeah, but I tell, at least we are survivor. Yeah. We are survivor. We are, mataba kami umuwi, hindi healthy kami lahat na umuwi, at least. Thanks God healthy. For safety. Marunong na kayo mag-karate. Karate talaga sa kanya. Ewan ko ba bakit karate. Ito lang dala ko galing China. Tapos lilipad kami. Woo! Okay. Nakakamiss din ng RNB guys, pero wala tayong magawa. I miss China. Focus na lang kami sa aming pamilya, ganun na lang. Hanggang dito na lang guys. I miss China, but I miss mine. Your titi? You miss your titi? You do helicopter, okay? I don't know how to make it. Okay, guys. Yeah, see you guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell. Bye-bye. Darcy, Shasha, bye-bye. And Kubing Inday. Thank you, guys. I love you all. Bye-bye. Bye. Ganun.